Magandang araw, kabayan! Ito ang iyong Ate Nora Lucero. Narito ang Pag-asa sa Kanyang Salita. Ang ating verse today ay mababasa natin sa Joshua 1 verse 9, sa sali ng Magandang Balita Biblia. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Kumusta ka, kabayan? At kumusta naman ang confidence level mo sa araw na ito? Ikaw man ay nasa trabaho, eskwela, party, o saan mang lugar at okasyon, isang bagay ang dapat lagi mong dala. At iyan ang iyong self-confidence. Iyan ang pag-uusapan natin sa linggong ito, ang halaga ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Alam mo bang kaya nitong baguhin ang buhay mo? Mula sa pagiging negatibo at talunan, tungo sa pagiging positive at winner? Alam mo ba na kapag self-confident ka, mas mababawasan ang feeling of rejection mula sa iba? Mas may tiwala ka sa sarili, mas willing ka ring mag-take ng risk at subukan ang maraming bagay at opportunities. Hindi ka rin masyadong maaapektuhan at madadown ng mga kritisismo at paninira kapag may tiwala ka sa sarili mo. At anuman ang sitwasyon na iyong kaharapin, hindi ka masyadong magiging anxious kapag secure ka sa sarili mo. Kung confident person ka, you will feel worthy and accepted by others. Kahit hindi na naman kagandahan, yayamanin o powerful. At ang best part, mas madali kang mahalin at malapitan ng iba kapag hindi ka takot na masapawan ng iba. Kabayan, mahalaga na matutunan mong tanggapin ang iyong sarili at magkaroon ka ng tiwala sa iyong kakayanan. Hindi natin sinasabing maging hambog ka at sobrang bilib sa sarili. Yun bang ang akala ay mas magaling siya kaysa iba? Ang tinutukoy natin ay ang taong kampante sa sarili niya dahil alam niya ang kanyang positional authority bilang anak ng Diyos. Hindi siya nagpapasindak sa iba at di basta na lang titiklop sa tabi. Pero hindi naman din siya maangas sa pag-iisip na siya lang ang worthy o pinakamagaling. Mahalaga na matutunan natin ito dahil ito ang magpapatatag sa atin. Dahil dito, magkakaroon tayo ng lakas na harapin ang anumang challenges na pwedeng ibato sa atin ang buhay. Isipin mo rin na ang magkamali ay natural lamang at bahagi ng buhay. Hindi ito reflection ng halaga mo bilang tao. Tandaan, kabayan, nilikha ka sa wangis ng Diyos at mahal ka niya. Namatay pa nga siya para sa iyo, di ba? Ganun ka ka big time sa Diyos. Ang galing, hindi ba? Kaya go! Believe in yourself today! Salamat, kabayan, sa pagsama mo sa amin ngayong araw. Naway patuloy kang pagpalain ng Panginoon, gayon din ay pagpalain ang iyong pamilya at ang iyong pagsusumikap. Muli, ito ang iyong Ate Nora. Nawa ay madama mo ang pag-asa sa kanyang salita.